maglalakad. Pinasadahan muna ng tatlong suspek ang target nilang motorsiklo. Naglaho sila sa dilim pagdating sa dulo at makaraan ng ilang minuto, bumalik ang tatlo. Lumapit ang isa sa motorsiklo sa kakinalikot ng manibela, ang dalawa niyang kasama, lumayo habang nakamasid sa paligid. Naantala ang pagbaklas sa lock ng manibela nang may dumating. Umupo muna sa bangketa ang suspek at nang makakuha na muli ng tiempo, naitulak na agad niya ang motorsiklo, pinaandar at umalis. Nai-report na sa pulisya ang insidente ng nangyari sa barangay San Andres, Cainta, Rizal. Naglunsad na ng manat operation ang pulisya para dakpin ang tatlong suspek at ma-recover ang motorsiklo. Maluhaluhang ikinwento ng biktima ang pagsusumikap niya para maipundar ang ninakaw ng motorsiklo. Hindi namin pinupulot ang pera, kami lang mag-ina naghanap buhay. Tapos gaganyanin kami. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, nasa 12 motorsiklo kada araw ang nananakaw sa buong Pilipinas. Madali raw kasi itong tangayin at ibenta. Kasi pag ninakaw po dito, hindi naman ibebenta talaga sa within the area. Pinupunta sa mga probinsya. Kasi sa probinsya po, hindi masyadong masela ng tao pag sinabing, uy, 10,000 lang to. Okay ah, 10,000 tas bagong motor. So maiimganyo. Hindi masyadong masela naghahanap ng papel. Sa datos ng PNPHPG, mula Enero hanggang Marso ngayong taon, umabot sa 1,117 na motorsiklo ang ninakaw sa buong Pilipinas. Mas mababa naman daw ito kumpara noong 2017, paalala ng PNPHPG. Pag nagpaparada po tayo, huwag po nating ilagay dun sa sulok na wala naman po katao-tao. Pag medyo alanganin talaga, ay maglagay po tayo ng mga padlocks.